Grabe guys, magandang araw sa ating lahat guys. Tapos na ang eleksyon at ako hindi po nakaboto. Ang boto ko po sana ay kay BBM. Kaso hindi ako makalis dito sa ano, si walang oras. No? Pero pasalamat pa rin tayo kasi grabe ang lamang ng ating Pangulo guys. Lampas sa kalahati ang lamang niya kay Lenny. Biruin mo, kahit ako hindi ako makapaniwala na ganun kadami yung kanyang nagboboto sa kanya. Kasi nasa isip ko mga kaunti lang eh. At baka nasa isip ko baka manalo pa si Lenny kasi sa mga rally-rally niya madami daw tao, ilang kakaunti lang daw tao sa rally ni BBM, marami daw kay Lenny. Tapos hindi daw totoo yung survey kaya medyo napanghinaan din ako ng loob na baka nga matalo si BBM, no? Kasi marami silang maraming nagbubuhat kay Lenny, maraming nag-angat sa kanya mga media. Samantalang si BBM, tayo lang mga netizens ang nag-angat sa kanya. Pero grabe, hindi ako makapaniwala sa lamang. Ngayon lang nangyari yata ito sa buong butuhan ng Pangulo sa Pilipinas, no? Grabe yung lamang. Hindi lang 50% ang bumoto sa kanya, no? 60% mahigit ang bumoto yata kay Bongbong Marcos. Biruin mo, naka 30 million siya. Si Lenny naka 14, no? Yung mga ganyang boto kay Lenny, malakas na yan, 14 million. Si Duterte dati, di ba, ano siya, 16 million si Duterte nung siya nanalo. Tapos biruin mo si Bongbong Marcos ngayon, grabe. Kahit ako hindi ako makapaniwala na grabe ganun kalaki ang boto kay Bongbong Marcos. 30 million. Kahit ibigay na kay Lenny yung mga sumobra doon, hindi talaga niya kaya habulin. Kaya yung mga taga-Dilawan na hindi naniniwala sa survey. Kasi pinagpipilitan nila ang Google Trend na malakas daw si Lenny doon. Ngayon baka maniwala na nga sila na talagang malatotoo ang survey. Kasi kung ano yung lumabas sa survey, ganun din ang lumabas sa election. Sobra pa nga kasi diba 50% lang kay Bongbong Marcos sa mga ano sa survey. Pero ngayon, tingnan mo naman, halos 70% nga ang napanalunan niya. Na napanalunan yung kanyang boto kasi diba ang Bongbo dati sa Pilipinas 65 million. Tapos nasa kanya 30 na lang. Ay nasa ano nga, nasa 50 nga pala kasi 30, halos 50%. Pero talagang yung kay Lenny, grabe kalahati. Supra kalahati ang tampak. Yeah, tapos na yung eleksyon. Sana yung mga hindi bumoto kay BBM, makiisa na lang kayo. Kasi tayo naman, iba-iba yung ating nagustuhang Pangulo. Pero siyempre, isa lang ang ating hangarin. Ang mapaganda yung Pilipinas. Kaya sumali na lang kayo sa Team Unity. Imbis na kayo mag-rally-rally pa dyan. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na talagang nagsawa na ang Pilipino sa mga Dilawan. Gusto na ng pagbabago. Biruin mo kasi naman, 30 years namang nawala yung mga Marcos, wala nang lalo namang lumubog ang Pilipinas. Kaya nung nakakita ng pagkakataon na babalik ang Marcos sa Malacanang, ayun, pinagbigyan na ng mga tao na makabalik ang Marcos. Kaya sa mga BBM supporters dyan, no, maraming salamat sa pagboto kay BBM. No, kinabahan ako nung nakaraan, lalo na nung kami, marami kami sa kami dito hindi nakaboto. Halos kami, lahat kami dito nandito sa kampanya namin, hindi kami nakaboto. Kasi wala nang masakyan, malayo, medyo malayo-layo kasi kami sa butan sa embassy ng Riyadh. Gagastos pa kami ng mga 200 riyal para papunta ng masahe para bumoto. Kaya sayang yung boto namin na hindi counted. Pero ano rin kasi sa laki ng lamang ni BBM, kahit tulad na yung boto namin, talagang panalong-panalo na. Supra pa sa panalo. Kaya party-party na tayo mga ka-BBM nito, sigurado na ang panalo natin. Kahit hindi pa din i-clear na panalo si Marcos, pero wala na kitang-kita na sa bilang. Kaya maraming salamat guys, patuloy natin suportahan si Bongbong Marcos. At sana pati yung mga hindi bumoto sa kanya, sumuporta na rin sa kanya para sa magandang gobyerno, para sa pagbabago. Hey guys, maraming salamat. Ako nandito sa CR nag-vlog.